Happy birthday, Tito Edwin. Purihin ang Diyos, purihin, purihin, purihin ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Buhay na buhay ang Diyos sa ating lahat. Amen po ba doon? At dahil buhay ang Diyos, kaya tayo ay naririto, inaakay sa Datong Banal upang makaniig siya ang kanyang banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Amen po ba doon? Masaya po ba kayo? Nagiginaw po ba kayo? Hindi. Malamig eh. Diba? Mga kapatid, napakabuti ng Panginoon sapagkat sa araw-araw tayo ay pinupuspos niya ng kanyang banal na salita. Tayo ay patuloy at patuloy niyang iniakay sa mabuting gawain, sa mabuting daan. Kung ating pagninilayan, nakahapon po, kagabi, napakaganda at hindi matapos-tapos ang daloy ng banal na espiritu. Amen po ba doon? Amen po ba? Di po ba? Nagpapaalam na po, subalit eto pang muli. Paalam na po, eto na naman po at nakakagalak po ng puso sapagkat ito po ay isang indikasyon na siya ay hindi nagsasawang. Tayo ay kanyang gabayan, tayo ay kanyang aralan, tayo ay kanyang akayin sa mabuting landasin. Amen po ba doon? Kaya't napakapalad po nating lahat sa dakong ito na kanyang inakay. Bakit po? Sapagkat sa laksang bilang ng tao, iilan lamang po tayong sumusunod sa kalooban niya at nawa nga po ay maging marapat tayo sa kalooban ng Diyos. Amen po ba doon? Sa inyo pong pagsunod, alam niyo po, kung pinapakinggan niyo yung mensahe ng banal na espiritu, sabi niya, tama nga daw po na tayo ay sumusunod, ngunit narasaan nga daw po ba ang katapatan natin? Kung minsan po ay napapaisip ako, sapagkat, tama nga po, pinagsusumikapan po natin tayo ay makaparito sa dakong banal upang makinig ng kanyang mga aral. Subalit may mga pagkakataong napapaisip ako, sapat na nga po ba na ako'y naparito lang? Sapat nga po ba na nakinig lang ako ng kanyang banal na aral? Kung ito ay kulang sa pagsasabuhay. Amen po ba doon? Kaya mga kapatid, sabi nga po, habang tayo ay nabubuhay, habang tayo ay naririto, tayo ay malakas, pilitin po nating makapagsabuhay at makagawa ng mabuti sa ating kapwa. Amen po ba doon? Every day is a blessing. At sa araw-araw na tayo ay may biyaya mula sa Panginoon, pilitin din po nating maging biyaya tayo sa ating kapwa. Amen po ba doon? Pasensya na po, sadyang masakit yung lalamon. Subalit napakabuti ng Diyos, hindi hadlang kung ano man ang nararamdaman mo kapag siya ang dinama mo, hindi mo mapapansin na mayroon kang dinaranas man din. Amen po ba? At dahil natanaw ko ang isang kapatid, nais kong siya ay magbahagi ng isang maikli ayamang wala pang ating mother of the house, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid na J.R. Cao. Buhay po ang Diyos. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Napakabuti, napakadakila ng Panginoon sa bawat araw. Nararamdaman po ba natin ang presensya ng Panginoon? Sa dakong ito, sabi nga nung ating facilitator, siguro kung bawat isa bibigyan ng pagkakataon ng Panginoon sa kanyang sarili, ang banal na espiritu, sa bawat tinuturan ng banal na espiritu, lagi tayong amen. Tama po ba? Yun po yung isang bagay na pakinabang sa dakong ito na bakit nga ba bawat araw gusto nating pumunta sa dakong ito, may kanya-kanya tayong pakinabang, mga kapatid.
kamukha ni kapatid sa malayo pa ng galing, bakit nagbabata? Sapagkat kapag nasa bahay ka, wala kang iniisip, kundi mga trabahong bahay. Sa tuwing na pinananabikan natin ang oras sa dahong ito, kaya po ang bawat isang nakikinabang, nagpupuri sa ating Panginoon. Isa na po ako ron, sabi ko nga, paano kung walang gawain? Ano ang gagawin mo sa bawat araw sa bahay? Yan po yung isang katotohanan. Kaya po tayong mga nakikinabang, walang iba, walang ibang nagbibigay kundi ang Diyos. Kaya po, sa bawat araw na binabahagi ng Banal na Espiritu, pagnalayan niyo po, sa tuwing na may bago, may bagong pinapahatid ng Panginoon. May bago siyang ibinibigay upang ang bawat isa'y magtibay sa katauhan ng kinalugdan, ang mahal na Apo Kunching. Matama kang makinig, matama kang magninilay kung sa nagmumula ang bawat tinuturan. Mga kapatid, buhay na buhay ang Diyos sa dakong ito. Hindi man natin nakikita, subalit ako isang patunay bakit nagdudumali sa bawat araw. Sa dami ng ginagampanan, pinananabikan mo ang oras, pinananabikan mo ang gawain sapagkat nag-aabang ako ng mensahe. Nasa bawat mensahe, mayroon ako napupulot. Kung paano ako pinatitibay ng Panginoon, kung paano mo naririnig ang mensahe, kung paano mo isasabuhay, kung paano mo gagawin, tutulungan tayo ng Panginoon. Ang isang lakas ng loob, hindi kaya ng tao. Subalit kapag ang Banal na Espiritu, binigyan mo ng pagkakataon, ikaw mismo, mararamdaman mo sa buhay mo na ang Diyos pala kumikilos sa bawat isa. Mahirap mawalay sa dahong ito, mga kapatid, sapagkat kapag nawalay ka sa dahong ito, wala ka nang pupuntahan, kundi sanlibutan. Hanap buhay, mga mahal mo sa buhay, mawawala ang init ng espiritu. Nawawala po yan, mararamdaman niyo po. Kaya po kapag ka nawawala na ang Banal na Espiritu, kailangan na tayo magnilay. Kailangan hingin natin sa ating Panginoon na kung papaano, sapagkat sa unang panahon, sa unang pagdaloy ng Espiritu sa bilang kapatid na JR, hindi mo na mararamdaman muli kung papaano ka dinalisay, kung papaano nagpadamang Panginoon. Subalit sa bawat araw, tinitingnan at natutunghayan ka kung papaano ka sumusunod, kung papaano ka nakikinig. Kaya po, ito po ang gustong iwanan sa inyo, mga kapatid. Ano man tayo sa dahong ito, alagad ka man, kaps, tagasunod, may kanya-kanya tayong pakinabang. Amen po ba? Nawa ang bawat isa, tagasunod ka man, kaps ka man, alagad ka man, marinig natin ang mensahe ng Banal na Espiritu na sa bawat isa nagkakaroon tayo ng lakas ng loob. Yun po yung isa kong pinatutunayan sa dakong ito. Bakit nga ba yung karamdamang pinapahintulutan sa iyong katawan gumagaling nang wala kang nilalagok na gamot sapagkat nagtitiwala ka sa Panginoon? Kagaya po nung nakaraan bilang may katawang lupa, pinahintulutan din po ako ng karamdaman, 3 araw. 2 araw ako medyo nanakit ang mga buto, medyo may sinat. Subalit, pinanaligan ko ang ating Panginoon. Pamagitan ng dahon-dahon, sa 2 araw kong paliligo at sa 3 araw, talagang parang naibsan lahat. Doon ko napapatunayan na kapag pinagtiwalaan mo ang Panginoon, ibinigay mo sa Kanya, kung paano ka natuto, kung paano sinasabi sa dakong ito, kung anong gagawin mo, gawin natin. Gawin natin ang may pagtitiwala sa hindi natin nakikita. Yan po yung isa kong naranasan sa dakong ito. Ganon din sa mga mahal mo sa buhay, na kapag pinagtiwalaan ang Banal na Espiritu, ibibigay niya ang kagalingan sa takdang oras, sa takdang panahon. Kaya po ang bawat may karamdaman, ano man ang karamdaman mo, pag matama mong idunulog sa ating Panginoon, hindi po siya natutulog. Sapagkat ang ating Panginoon,
nakasilay lamang sa atin, paano ka ba nananalig? Paano ka nagtitiwala? Narinig mo ang salita, subalit kulang ka sa paniniwala. Yun po yung katotohanan, mga kapatid. Mapalad tayong tinawag sa dakong ito. Mapalad tayong nananahan sa dakong ito sapagkat hindi tayong tumawag sa atin. Ano man ang sabihin sa atin, hindi nila nadama yung nadama natin sa dakong ito. Amen po ba? Yun po ang katotohanan. Yung nadama mo sa dakong ito at hindi pa nadadama ng kapwa mo, hindi mo sila masisisi sapagkat may takdang oras ang pagtawag ng Panginoon. Kagaya ko po sa dating buhay, hindi po ako tatayo sa harapang ito upang isiwalat yung kadakilaan ng Panginoon sapagkat sa pagsisiwalat, sa pagpapagamit mo sa ating Panginoon, dun mo lang na ibabalik kung paano nga ba binigyan ka ng pagkakataon, tinawag ka ng Panginoon upang maramdaman mo na hindi mo man siya nakikita sa buhay na buhay. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Yan po yung isang katotohanan na sa bawat oras ng aking buhay, sa bawat minuto, sa bawat segundo, pinupuri ko ang Panginoon sa bawat mensahin niya sa taong kinalugdan. Sapagkat sa bawat mensahin niya, isang katotohanan na nagaganap, hindi man maganap ngayon, may takdang pagpapaganap ng ating Panginoon. Yan po ay nagaganap sa bawat isa atin. Kaya po, wala po tayong gagawin kung hindi magtibay, kung hindi manalig sa ating Panginoon, na hindi mo natin nakikita, na ayawan man tayo ng ating kapwa, tumayo ka para sa ating Panginoon. Makinig ka at siguradong makikinabang ka. Amen po ba? Napakabuti ng Diyos, napakadakila ng Panginoon, sapagkat sa bawat araw, sa bawat binibigay niyang pagkakataon sa dakong ito, mayroong nakikinabang. Kaya po, sino man sa atin ang may mga dalahin, sino man sa atin ang may mga problema sa buhay, walang tanging sagot kundi ang pakikinig natin sa Banal na Espiritu. At nang sa ganon, kapag nakita ng Diyos, ano man ang dalahin mo, siya ang magtutugon. Karamdaman ba? Siya ang magbibigay ng kagalingan. Problema ba sa pamilya? Siya ang magbibigay kung papaan mo gagawin. Yan po yung isang naranasan namin sa dakong ito. May panahong wala ka. May panahong walang wala ka. Subalit hindi ka nagutom. Naranasan po ng mga alagad dyan. Maski po ang inyong lingkod. Subalit napakabuti ng Panginoon. Yung dating ginagawa at hinahanap mo, hindi mo nahanapin ngayon. Sapagkat patag ka sa Kanya. Patag ka sa Kanya kung ano man ang nagaganap sa buhay mo ngayon. Sapagkat ang buhay natin may takda. Sabi ko nga, kagaya nung isang kumpari kong tagaroon sa amin, naabuso ang katawan, binigyan ng takda ang buhay. Inatake. Subalit ang nakakalungkot, pag-uwi sa bahay, nakalagay na lang sa garapon. Yun po ang nagaganap ngayon, mga kapatid. Walang tanging nakakabatid, kundi ang ating Panginoon, kung ano ang nagaganap, kung ano ang ginagawa ng tao. Kaya po dito sa daong ito, kung gusto mong maunawaan ng lahat, humingi ka ng talino sa ating Panginoon. Ibibigay niya sa iyong patnubay kung bakit ang bawat kaganapan ay pinahintulutan. Hindi ka na magtatanong. Sapagkat ang bawat katanungan mo, sinasagot ng Banal na Espiritu sa pamagitan ng mensahe sa kanyang kinalugdan. Amen po ba? Kaya po tayong lahat, patuloy tayong makinig, patuloy tayong makinabang sapagkat ang Diyos sa dakong ito ay buhay na buhay. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Yun po, mga kapatid, yung karamdaman natin, sa isip lang natin yun. Kaya po tayong lahat, lumaban sa bawat araw ng buhay, lumaban sa bawat pakikibaka natin, may Diyos tayong tanggulan. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa iyo, mahal na kapatid, sa napakagandang pagbabahagi. Nawa ito ay nagkapagbigay ng inspirasyon at nakapagbukas diwa sa bawat isa.
Mga kapatid, gusto kong pulutin yung kanyang sinabi, pakinabang. Sa bawat pagtungo po natin sa dakong banal, ano nga po ba ang ating pakinabang na nakukuha? Sa bawat nating pagdulog, ano nga po ba ang pakinabang nating nadarama? Ano nga po ba ang hiwagang nadarama natin? Ano nga po ba ang kapakinabangang nakukuha natin sa ating pagtungo sa dakong banal? Dito po ba'y nadarama natin ang pagkilos, ang mahiwagang pagkilos ng Panginoon, ng banal na Espiritu? At ano mo nga po ba ito ipinagpapangalandakan? Paano mo ito isinasabuhay? Paano mo ito ibinabahagi kung nadarama mo ang pagkilos ng banal na Espiritu sa iyong buhay? Mahirap pong sabihin sapagkat kung minsan at madalas, akala natin ang lahat ng kaganapan ay gawa ng ating kasuyahan, karunungan, kaalaman. Subalit sa hindi nating kabatiran, ang lahat ay nagaganap ng ayon sa kalooban ng Diyos Amang Dakila. Amen po ba doon? Sa kapagkat madalas sabihin ng ating mahal na Apo Kunching na kung nanaisin niya, isang inglap lang makakamta natin. Amen po ba doon? Subalit, kung maraming kadahilan at hindi marapat, tayo ay marapat na magintay at magbata upang makamit natin ang ating minimithi sa ating bawat panalangin at panambitan. Amen po ba doon? Kanya mga kapatid, huwag kayong mapapagod manambitan. Huwag kayong mapapagod humiling. Huwag kayong mapapagod manalangin ng may katapatan sa inyong kalooban sabagkat sa bawat katapatan ng ating kalooban, tayo ay kanyang diringgin. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At yayamang natanaw ko na ang ating Mother of the House, palakpakan po natin muli ang buhay na Diyos para sa ating Mother of the House. Salamat po, Ama. Purihin, dakilain ang ating Panginoon. Tunay nga po na bawat araw, patuloy po tayong sinisidlan ng lakas upang makalaban, upang magpatuloy sa buhay, upang hindi tayo mawala ng pag-asa, bagkos patuloy nating pakamahalin at pahalagahan na ang buhay na pahiram ay merong nangangalaga araw-araw. Buhay po ba ang Diyos? Opo, sapagkat sa bawat araw po, kung atin pong minsan pinagninilayan, napakapayapa ng buhay mo, maya-maya, nagugulo ang buhay mo. Napakaayos ng proseso ng ginagawa mo, maya-maya, may manggugulo sa ginagawa mo. Ganun lang po talaga. Sa mundong ito, kailangan lang po na parang ang nais ng ating Panginoon ay patuloy natin panindigan sa buhay natin na siya'y buhay na nagmamahal sa atin kahit hindi natin siya nakikita. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po kanina, pag-uwi ko po kagabi, sabi po ng aking kasama sa bahay, bakit ka ba, Eka, para ka nang lumata, para ka nang hihina? Sabi ko, hindi ko alam. Ano po? Hindi ko po alam eh. O, okay naman po. Pagkatapos magdasal ng alas 12, alas 3 sa madaling araw, alas 6 round o'clock po pagdasal, okay naman po ang aking pakiramdam. Hanggang kanina po, habang ang aking alaga po ay gumagawa ng assignment, paano yung ginagawa? Bigla pong sumakit yung... Hanggang ngayon po, masakit. Parang binibihag ako ni Kalaban na huwag kang tumungo. Ipahinga mo yan, parang sabi ni Kalaban. Kapag pinagnilayan mo, napabor sa'yo, parang maganda pakinggan, ano? Huwag kang tumungo. Dahil ipahinga mo yan, masakit yung nararamdaman mo. Kapag hinimay mo, napabor sa'yo, at pinag-isipan mo na parang may mali. Ano po? Diyan po kayo maghanda. Sapagkat minsan, may mga kaugnay na pananalita na sinasabi sa yung pabor sa'yo, ngunit yung ipagpaparaya mo, parang masigit na mawawala sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Iniisip ko, pag ako'y nagpahinga, oo nga, mawawala kaya ako ang sakit ko, hindi ako makakalo. Pipili ako ngayon. Alam niyo po ang nangibabaw, ang sabi ng ating Panginoon, anak, kahit may nararamdaman ka, tumungo ka sa akin. Kapag hinaplos lang ng Apo Kunching mo yan, mawawala. Buhay po ba ang Diyos? Ayun po ba yun? Pagdaan ko po sa mahal na Apo, yung likod ko po, maghapon po masakit. Ginanyan lang po niya. Ngayon nakatindig ako, ngayon wala na ako nararamdaman. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit ko po ito binahagi sa inyo?
Sa buhay po natin, sabi ko nga po sa inyo, lagi nagpapapansin si kalaban. Ngayon, himayin nyo. Himayin nyo kung ano ba yung nais niyang iparating sa'yo na minsan nga po ay pabor sa atin pero hindi pala pabor sa atin. Kaya yan po ang hiwaga ng ating Panginoon na patuloy at patuloy siyang mangingibabaw sa buhay mo kapag siya ang laman ng isip mo, laman ng puso mo. Buhay po ba ang Diyos? Bawat araw po, sa marami pong mga kaganapan sa araw-araw na pagtungo, sa akin lang dinadaanan, sabi ko nga po sa inyo, lagi may aso nakaabang sa akin, di ba? Last year ko pa pinapatutuo to yun sa inyo. Alam niyo po, sa tagal po ng kadadaan-kadadaan ko po doon, yung aso po na yon, pag nakikita ko, hindi na ako tinatahulan. Amen? Hindi na niya ako tinatahulan. Lumalapit siya sa akin, hindi na siya tumatahul sa akin. Ibig sabihin, ang lahat ng kaganapan sa buhay natin ay may takda. Buhay po ba ang Diyos? Lamang po, kailangan lagi tayong handa. Kailangan lagi nating damhin sa puso natin na hindi tayo nag-iisa. Sa bawat hamon at laban natin sa buhay, hindi tayo nag-iisa. Karamdaman man yan, ano man yan, hindi tayo nag-iisa. Buhay po ba ang Diyos? Ngunit paano ito panghahawakan ng tao? Samantalang ang sinasabing hindi ka nag-iisa, yung kasama niya hindi niya nakikita. Idiretso mo lang ang buhay mo. Amen? Sapagkat sa mundong ito, lahat ng meron tayo ay pahiram, maging ang buhay natin. So ibig sabihin, kaya tayo gumagalaw, merong tunay na nagpapagalaw sa atin na siya ang may control ng lahat. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw, dito ko po nasuri na patuloy at patuloy na maliwanag at malinaw na sa isip ko, sa buhay ko, na tayo pala dito yung nakikipamayanan na hindi tayo pinababayaan ng ating Ama. Amen? Bagamat minsan bilang tao nasasabi mo na kaya ganito nangyayari sa akin, siguro hindi naririnig ng ating Panginoon yung panalangin ko sa Kanya. Hindi po. Naririnig po niya lahat yan at wala pong nakaligtas sa Kanya. Ngunit ang lahat nga po ay may takda. Amen? Kaya hindi ka maaaring, tama yung sinabi po ni kapatid na JR, ni Mommy Promise, hindi ka maaaring magsawa. Hindi mo siya maaaring madaliin. Hindi ka maaaring mag-demand sa kanya na ngayon mo na, ibigay mo sa akin. Amen? Sapagkat, kung yun po ang magiging damdamin natin bilang anak ng Ama, na magdi-demand tayo sa Ama, na ngayon din ibigay mo yan sa akin, lahat ng anak niya, ganyan ang hihilingin. Amen? Ngunit bakit hindi nga po binibigay? Sapagkat ang lahat nga po ay may takda. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kapag alam mo na ang lahat ay may takda, alam mo na ngayon i-relax ang buhay mo kung paano mo igagalaw sa mundong ito. Amen? Hindi ka na magdudumali na para magkamal ng kung ano-ano, sapagkat ang lahat ay may takda. Ngunit may pasubali ka. Magdumali ka na hanapin mo siya at madama mo siya sapagkat siya ang magpapadali ng lahat ng minimithi mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Siya lang, wala nang iba. Minsan po, sa dami po ng mga dumudulog, minsan po, halimbawa, may dumudulog ka sa akin. Yung dinudulog mo sa akin, dinudulog ko rin po sa Ama. Amen? Sa oras na yun na dumudulog ka sa akin, halimbawa, mayroon kang karamdaman. At nung oras na yun, may karamdaman din ako. Hinihiling mo sa akin na idulog mo ako sa Ama kasi may karamdaman ako. So, balit yung dumudulog sa'yo, walang alam na dumudulog ka rin sa Ama dahil may karamdaman ka. So, balit kung inyo pong pagninilayan, minsan yung dumudulog sa dinudulugan, mas mabilis pang sinasagot ng ating Ama kaysa doon sa kusang loob na dumudulog. Buhay po bang Diyos? Apo, hindi niyo po ba napapansin yan? Ako napapansin ko yun. Amen? Lahat ng sinasabi, nagaganap sa buhay nila. Bakit ikaw? Halos talaga po. Subalit hindi po nakakapaghinanakit ang gayon. Bakit? Sapagkat kung po mong tatanggapin ang lahat, hindi pa binibigay sa'yo ng Diyos, sapagkat aliw na aliw pa siya, namasdan ka kung paano kang nagmamakaawa sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? At yun po, sapagkat sa mundong ito, bilang na lang po ang mga anak ng Ama na totoong nagsusumakit na nagmamakaawa sa Kanya.
Ngayon po, ngayong panahon na ito, marami nagmamakaawa sa kanya sapagkat nasa pandemya tayo. Ngunit kung ang lahat nga po ay puro sarap na lang ang ibibigay ng ating Panginoon, siguro ang sasabihin na lang natin, thank you. Hindi na po yung talagang bibigyan mo ng oras para ibigay mo sa kanya. Pasalamat sa kanya. Mga kapatid, halina po kayo. Akala lang natin ang ating Ama hindi naghahanap. Tama. Sa palagay natin, hindi siya naghahanap. Ngunit nagmamasid po siya araw-araw sa bawat isa sa atin kung paano tayong nagmamakaawa at nagsusumamo sa kanya para humingi ng tawad at para madama siya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yan po ang iiwanan ko sa inyo. Kapagka sa bawat araw, sabi ko nga po sa mahal na Apo, talagang pinupuri ko ang ating Panginoon kapagkat nagkaroon ng gawaing ganito. Pinupuri ko ang ating Panginoon sapagkat napabilang ako sa paghahari niya. Pinupuri ko ang ating Panginoon sapagkat sa mga kaganapang ganito, eto po tayo patag pa rin. Buhay po ba ang Diyos? Patag pa rin tayo na ang pasubali nga kahapon ng banal na Espiritu, sino pa ang nagpapalakad ng mga ulap? Sino ba ang nagpapaikot ng mga hangin? Bakit nga tayo matatakot? Samantalang kahit andyan na yung sakit tayo, pwede pang ilihis ng Ama yun para hindi dumapo sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ako naman po, pag nababalita ng ganun, gusto kong maramdaman. Para alam po ipatotoo na may Diyos na nagpapagaling ng lahat. Buhay po ba ang Diyos? Opo, kapagkat sa bawat araw, mas masarap ipatotoo yung naranasan mo. Amen? Mas mahirap magpatotoo kapag narinig mo lang. Subalit kapag naranasan mo, at pinatotoo mo, sigurado totoo yun sapagkat ginawa ng Diyos sa buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, halina po kayo. Mataman po kayong makinig sa bawat mensahe po ng banal na Espiritu sapagkat ang bawat mensahe ng banal na Espiritu na sa'y nakatindig sa gitnang ito, nakikita na po niya ang lahat ng kaganapan pati ang hindi pa nagaganap. Amen? Sapagkat ang hindi pa nagaganap, tanging Diyos lamang nakakaalam kung ano ang magaganap. Sa dakong ito, ilang beses na niyang pinatunayan na ang bawat pahayag niya ay kaganapan na sa mundong ito. Kaya magtibay kayo, magalak kayo, sapagkat hindi lahat ng tao nakakatanggap ng ganito. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Magsilot po ang lahat, tandaan ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunchi. Hindi mo kaya ang Pilisteong yaon. May gatas ka pa sa labi. Samantalang siya'y isang kilabot na mandirigma. Ngunit mapilit si David, sinabi niya, ako po ang nag-aalaga sa kawa ng aking ama kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, tinutugis ko
ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako, hinahawakan po siya sa panga at pinapatay. Marami na po akong napatay na leon at oso. Mapapatay ko rin po ang Pilisteong iyon, pagkat ang hinahamak niya ay ang hukbo ng Diyos na buhay. Idinugtong pa ni David, ang Diyos na nagligtas sa akin sa kupo ng mga leon at ng mga oso ay siya rin magliligtas sa akin sa Pilisteong iyon. Kaya sinabi ni Saul, kung gayon, labanan mo siya at patnubayan kanawa ni Yahweh. At ipinasuot niya kay David ang kanyang kasuotang pandigma, ang helmet at ang baluting tanso. Pagkatapos, isinakbat ni David ang tabak ni Saul at sinubukang lumakad. Ngunit hindi siya halos makahakbang pagkat hindi siya sanay sa ganoong kasuotan. Kaya sinabi niya kay Saul, hindi ko na po gagamitin ang mga ito. At hinubad niya ang nasabing kasuotan, pagkatapos dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng limang makikinis na bato sa sapa. Isinilid sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David. Sa hulihan ng tagadala ng kanyang mga sandata, nang makita niyang si David ay musmos, inamak niya ito at pakot siyang tinanong, anong akala mo? Ano ba ang lalabanan mo at tungkod lang ang dala mo? At si David ay sinumpa ni Goliath sa ngalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, halika nga rito nang maipakain kita sa mga ibon at mga hayop? Sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at balaraw, ngunit lalabanan kita sa ngalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel, na iyong hinahamak. Ibibigay ka niya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipakakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig ng Diyos ng Israel ay buhay at makikita ng lahat na narito na makapagliligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Siya'y makapangyarihan at ipalulupig niya kayo sa amin. Nagpatuloy ng paglapit si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David. Habang dumudukot ng bato sa kanyang supot, tinirador niya si Goliath at tinaman ito sa noo. Umaon ang bato at si Goliath ay padapang bumagsak. Nanalo si David si Goliath sa pamamagitan ng nga ng tirador. Napatay niya ito bagamat wala siyang tabak at patakbong lumapit si David, tumayo sa likod ni Goliath. Pinunot ang tabak nito at pinugutan ng ulo. Nang makita ng mga Pilisteo na patay na ang kanilang bayani, sila'y nagtakbuhan. Buhay ba ang Ama? Pinakita lamang ng Ama ang palalong tao na magsalita at kayabangan ang taglay. Mapapahiya. Pinakita rin ng Ama na siya ang kalasag at lakas. Siya ang tagumpay. Mula sa mga awit, tinggin mo, O Yahweh, ang aking dalangin. Tapat ka't matuwid, kaya ako'y tinggin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin. Patid mong ng lahat, kami ay salari. Ako ay inusik ng aking kaaway, at ako ay lubos niyang napipitlan. Sa dilim ng dako na dako, ako ay nakulong, tulad ko'y patay ng mahabang panahon. Ako ay handa ng magtaas ng kamay, sapagkat wala ng pag-asa ang buhay.
Araw na lumipas, aking nagunita at naalala ang iyong ginawa. Sa aking isipay gumuhit na bigla, ako'y dumalangin na taas ang kamay, parang tuyong tupa, lupa ang diwa kong uhaw. Nawala ng lahat ang aking pag-asa, kaya naman Yawe, ako'y dinggin mo na. Kung ika'y magkubli, baka ang hantungan, ako ay tanghaling malamig na bangka. At ang tunguhin ko'y madilim na hukay. Ako ay masa sa iyo nagtiwala na kung umumagay, ipagugunita. Yaong pag-ibig mo na lubhang dakila, ang aking dalangin na sa iyo'y hibik, patnubayan ako sa daang matuwid. Ako ay umasang yaong isasanggalang, kaya iligtas mo ako sa kaaway. Kawang aking Diyos, ako ay turuan na aking masunod ang iyong kalooban. Ang espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Ikaw ay nangakong ako'y ililigtas. Pagkat dakila ka, iligtas mo agad. Iligtas mo ako sa mga bagabag. Dahilan sa iyong pagtingin sa akin, ang mga kaaway ko'y iyong lipulin. Ang nagpapahirap sa aking wasakin, yamang ang likod mo ay iyong alipin. Amang walang hanggan, tapat ka kailanman, mga anak mong sa'yo'y nagtitiwala, di mo kailanman sila pinabayaan. Bagkos inyaalay mo ang marapat sa kanila upang ipagwagaywayan ang tagumpay na nahawakan. Sapagkat ikay Diyos na walang hanggan kailanman, ang kaya mong gawin, walang kaya ang sinuman. Ngunit at pasubali mo, ito'y pinakikita mo at matutupad magaganap sa iyong mga anak na lubos ang tiwala. Nekaramenyahanam, nekaramenyahanam, nekaramenyahanam. Wala kang binigo ni isa man sa kabila man ng hamon sa kanilang buhay. Laban ng laban hanggang nagtagumpay. Mula kay Marcos. Muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ibang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparating sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay, "Halika rito sa unahan." Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, "Alin ba ang ayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Sa araw ng pamamahinga, magligtas ng buhay o pumatay?" Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iyunat mo ang iyong kamay." Iniyunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang may pandinig ay nakarinig. Alin nga ba ang tama, ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga o gumawa ng masama? Kumisan ang tao. Minamasama ang mabuti. Ang mabuti. Ang masama ay pinabubuti. Buhay ba ang Diyos? Ngunit kung ikaw ay taong may unawa, alam mo na ang lahat ng ibig ng Amang.
Lagi nyo ring tatandaan, sa sarili nyong gawa, kayo rin ang mahihirapan kung magkaminsan. Dahil, kung ang ginawa mo ay labag sa kalooban ng Ama, nasiyahan ka man sa una, nakahulagpos ka sa una, di mo alam kung kailan kasi singilin niya. Buhay ba ang Ama? Subalit, kung sa una'y mahirap ang iyong pagsunod, ay pinagsisikapan mo na masundan mo'y siya at masunod mo'y siya, sa di mo rin namamalayan ang lahat ng hirap na iyong dinanas sa iyong pagsunod ay paginhawa ng paginhawa pala. Alin ang mas maganda? Yung nauna yung hirap mo o yung sarap? Yung hirap na pagkatapos ay guminhawa ka o yung sarap na pagkatapos ay nagdusa ka? Buhay ba ang Ama? Wala namang taong mapanghamak na sa buong panahon ay gayon na lamang ang magagawa niya at gagawin sa kapwa-tao sapagkat may amang tanggulan, di baga? Wala namang taong mapanira na lagi na lamang siyang maligaya sa buhay niya, masaya sa buhay niya, at pinagpapalapas siya. Sapagkat kahit ang mga uod, masaya mang nanginginain sa kanilang sinisira nang sila ay puksain na wala silang lahat. Lahat naman ng mga maninira, lamok. Oh, pinahintulutan kang, sige, ilang araw ka diyang mangagat ng mangagat. Nang kumilos yung may-ari ng bahay, binombahan lahat. Namatay silang lahat. May nakapuslit man na muli mga nganak at muli magdudulot ng lamok, hindi sila tutugutan ng mga nakinakagat nila. Buhay ba ang Ama? Hahanapin at hahanapin. Hahanapin at hahanapin. At kahit naman ang daga, nagtatago sa lungga, at ngat-ngat na ngat-ngat, at may sinisira, mananahan ba siya doon na hindi luluwan? Kapag siya ay nakatakda ng puksain, wala na siyang magagawa. At tulad ni Goliath na napakayabang, napaka mapanghamak, subalit ang kanyang hinamak at pinagyayabangan ay ang papatay sa kanya na wala siyang kaalam-alam. Sapagkat sa liit ni David at sa kamusmusan niya, maging kawal, maging mandirigma, ngunit hindi musmos at hindi mahina ang Diyos na nagtalaga para siya ay pumuksa sa taong mayabang, sa taong palalong magturan. Kanya-kanyang katapat lang yan. Lagi niyong tatandaan, kanya-kanyang kalapat lang yan. Kapag ang pintuan ay hindi kalapat ang susi, hindi mabubuksan kung sarado yan. Kapag ang hagdanan ay hindi akma dun sa taas ng mga baitang na nakaukol para makaakyat ka, kulang, hindi yan mahahakbangan. Kaya gagawa ng kalapat yan. Hindi maaring hindi gagawa ng kalapat ang may-ari ng tahanan. Gayon din ang Ama. Pinababayaan niya lang ang lahat ng kaganapan at ibig niyang pangyarihin, ngunit daratal din ang lahat ng kapalaluan ay kakalusin. Ang lahat ng kamalian ay ipaparam para maitumpak, maitama at makita't mahayag ang kanyang kabutihan. Kaya mga minamahal, walang mananahan sa buong panahon. Buhay ay pahiram.
bagay ay pahiram, kaya't gamitin sa mabuting paggamit dyan. Buhay bang Ama! At wala namang pagdurusa sa buong panahong nabubuhay ka? Isinilang ka ba para magdusa na lamang? Binuhay ka ba ng Ama para maghirap ka na lamang ang loob at isipan? Kaya ang mga naghihirap ang loob, ang mga naghihirap ang isip, nang masumpungan nila ang magbibigay kapayapaan at kapanatagan na parang lahat ang kanilang pagdurusa. Buhay bang Ama! Ang mga nagdurusa sa mga nagpapahirap sa kanila, nang makita ng Ama na tama na, sugot na, sapat na, wawakasin ko na ang ginagawa mo sa kapwa mo. Daratal ang takda. Binibigay niya ang lahat sapagkat ang lahat ay may takda. Ngunit at pasubali, ang lahat ng nakabubuti, ikabubuti, nakikita niyo bang inaalis niya tulad ng hangin, ng tubig, marami siyang pamamaraan. Ng araw, inaalis niya bang sumikat kahit ilang araw na hindi nakasikat? Inaalis ba niyang hindi napasikatin kahit ilang araw walang sumikat na araw? Hindi, sapagkat alam ng Ama na hindi maaring mabuhay ang mga anak niya na walang araw. Buhay bang Diyos! Dahil hindi pa man binubuhay ang tao, inuna ng binuhay ng Ama ang mga kailangan ng tao. Kaya nilikha niya muna lahat ang dapat niyang likhain na gagamitin at magagamit ng sangkatauhan. Sa makatwid at sa madaling salita, hindi ka pa sinisilang may nakatalaga ka ng kapalaran. Hindi ka pa sinisipot sa sangmaliwanag na sanlibutan, may nakatakda ka ng kamatayan. Kaya't kapag pinangunahan mo ang Ama, hindi niya gusto ang pagbawing iyon, ikaw na may sala. At napapatotohanan ang ibig niyang pahabain ng buhay nararagdagan. At ang ibig niyang paiksiin, walang magagawa ang sinumang magaling na nilalang. Sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay para isilang ang sanlibutan at kumislot ang bata sa sinapupunan ng magulang. Kaya't sino ang magaling para bumuo ng anak sa sinapupunan ng tao? Wala. Kalooban niya na may mabuhay. Kung man ang binilang, kung ayaw niya, walang magagawa. Ngunit, taon man ang binilang ng taong di nagdadalang tao, kapag inibig niya't ginusto, may paraan siya. Buhay bang Ama? Kaya, halina, halina, halina. Halina, halina, halina. Halina, halina, halina. Magtiwala kayo sa Diyos na totoo. Kapag ikay naninindig, isipin mo'y mayroong Ama na ikay aaliwin, ikay pasasayahin upang damdamin mo'y baguhin. Halina, halina, halina. Halina, halina, halina. Halina, halina, halina. Ama ay tanggapin, siya ay kabutihan magpakailanman. Kapag ikay mayroong karamdaman, sino ang dapat mong tawagan? Sino ang sayo'y maaasahan upang karamdaman ay mapagaling? Halina, halina, halina. Halina, halina, halina. Halina, halina, halina. Halina nga kayo, magtiwala sa Ama. Magagawa niya ang lahat ng ibig niya.
maibibigay niya ang marapat sa tuwina. Subalit tandaan, pinababayaan niya nang tao'y hanapin siya nang masumpungan siya. Kaya't ang wika niya'y hanapin yung lahat. Kanyang mga gawa, kanyang mga salita, kayo'y magtiwala upang makilala at inyong kilalanin. Gawa niyang kainam, mabuti niyang aral. Espiritu Santo, kanyang ibinigay, tinahan sa mundo, baging sa mga tao ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenneyahana. Kaya ang lahat ay may paraan. Ang lahat ay may takda. Ang lahat ay mamamatay. Una-una lamang yan. Ang lahat ay maaring kamti ng kaligayahan kung ang Ama ang masusumpungan. Nekaramenneyahana. Kaya't nagpagibig, nanambitan, nagsumamo ang lahat ng mga anak ng Ama na ginamit niya sa mga dinaranas nila, sa mga pinagdaanan nilang buhay pakikibaka, sa hamon ng pag-aatas niya na tutuktin at dapat nilang tukdin, subalit di siya nagpapaya at di siya nagbigay sama. Buhay ba ang Ama? Pinasama ba kayo ng Ama? Napasama ba kayo? Hindi po. Yan ang laging salita. Hindi po. Hindi nga. Kailan ka ba niya pinahamak? Kailan ka ba niya pinasama? Kung pinasasama ka man ng iyong kapwa, hindi ka niya pinasasama. Kung pinahahamak ka man ng kapwa, hindi ka niya ipapahamak. Kung sinisiraan ka man ng kapwa, hindi ka niya sisirain. Kung pinalulumbay ka ng kapwa, hindi ka niya palulumbayin. Kung hinahamak ka man ng kapwa mo, siya hindi ka hahamakin. Buhay bang Diyos? Kaya ang lahat ay may takda. Ang lahat ay takda, takda. Kaya't kung alam nyong may takda at tinatakdang lahat, lagi kayong magtitiwala at aasa na kayo rin ay makalalayan. Buhay bang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pagmamahal niya. Dakila at walang kapantay noon, ngayon at kailanman. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran. Diyos Ama ay pakinggan, salita niya ay buhay na buhay. Dakila siyang walang kapantay, paulit-ulit na lamang sa inyo'y hinahayag, sa inyo'y inyuulan, sa inyo'y binibigay upang matutunan, upang pagnilayan na siya'y mahiwagang tunay at di kailan pa man mapapara sa ibabaw ng kalupaan. Tuwirang buhay na
buhay. Tao. Nekaramenehanam. 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 Buhay bang Diyos? Kapag nakikita niyo yung mga anak niyo na sa paghahanap buhay, nahihirapan sila, ano nararamdaman niyo? Di ba nalulungkot din kayo? Ganyan din ang ama. Ayaw naman niyang nahihirapan yung mga anak niya eh. Kaya lang pinababayaan niya. At tulad din ng mga anak niyo, pinababayaan niyo dahil kailangan mabuhay sila, kailangan magsinop sila, kailangan maging masipag sila dahil hindi naman maaaring lahat ng kakainin nila magmumula sa inyo, di ba? Lalo na mahirap lamang kayo. Lalo na nagsisikap lamang kayo. At lahat ba naman ng tindera hindi nag-aral? Subalit, bakit di nila kinahihiya? Nag-aral sila. Mas gusto pa nilang maging tindera sa palengke kaysa mag-opisina. Sapagkat alam nila kung magkamisan eh, mas malaki pa kinikita ng tinderang isda kaysa nag-opisina na sosyal-sosyal, kulang pang sweldo. Eh kahit malasa kamay mo, sumusobra kinikita, mas masarap ang buhay mo kaysa kaporma-porma mo, pag sweldo mo, wala ka nang matitira. Buhay bang ama! Ibig sabihin nun, mapapalad ang mabababa ang kalooban at matalino silang tunay sapagkat hindi nila kinahiya ang sila'y malansang kamay kahit sila'y nag-aral. Hindi sila nahiyang hiwa ng mga gulay, nagkakanta, dumi-dumi ang mga kamay kahit sila'y matatalinong naturingan. Kung walang mga ganito, walang palatanda at patuto ang kababaan ng lobay, ang ama. Yung iba naman, tumaas lang ang pwesto sa kanilang mga trabaho, parang kusino na, para walang kamatayan, para walang katapusan ang pagkita. Kaya naman, sa larangan ng pamumuhay, mapapakita ng ama ang iba't ibang kaanyuan ng tao. Ang iba't ibang pamumuhay na ito na pinahintulot niya, nasa sa larawan ang iba't ibang uri ng tao. Kaya nga, mapapalad ang mabababang kalooban na sa kabila ng kanilang taglay na karunungan at kaalaman, wala silang katarikan at kayabangan magpalalong magturan sapagkat alam nila, hindi nila hawak ang buhay. Buhay ba nga ma? Kaya mapapalad kayo na may kababaan ng loob na hindi nyo pinagmarka taas ang inyong nakamit, ang inyong nakamtan. Naku, Eka, anong tinapos mo? Accountant, eh ba't ganyan ang trabaho mo? Dito ako masaya. Eh bakit ba? Ikaw ba, Eka? Teacher. Oh, magkano sweldo mo? Kung di ka mangungurakot, malaki ba sweldo mo? Kaya, mas malaki pa sweldo ko sa palengke. Kinikita ko, sabi ng mababang kalooban. Ngunit aaminin ba yan ng maraming mangungurakot natin nila lang? Hindi. Dahil ang kataasan ay nasa kanilang pangingibabaw. Ngunit sa amay walang malilim kailanman. Kaya mapapalad kayong sa palengke taga ng gulay. Hawak ng hawak ng marumi, ngunit marangalang hanap buhay. Buhay bang ama! Malansang isda, kinakaliskis, binibitukan nyo at inaalisan ang bituka, subalit marangal na hanap buhay. Nagluluto, nagtitinda, karinderya, kung ano-ano, marangalang buhay. Umuunlad kayo sa hirap man ang pinagdaraanan nyo na wala kayong kayabangan.
na wala kayong kataasan at hindi nyo ginamit ang pangungurakot na salitang mali sa buhay. Buhay ba, Mama? Kaya walang nakakahiya. Marangal na pamumuhay. Pinagpagalan, pinagpaguran. Ano eh kang tinapos mo? Bakit janitor ka rito sa ibang bansa? Eh, ano naman? Eh, di portfolio man ako. Kung malaki naman ang sweldo ko kahit ako ay DH lang. Eh, ano naman? Mga tao nga naman, parang kung sinong magagaling at magturan ay kayabang. Bandang huli, kung sino ang mataas, bumagsak ang nagpakababa, tinaas! Buhay ba nga ba? Ganyan lang ang buhay. Iba't ibang kaanyuan at kulay pamumuhay sa sanlibutan. Subalit, isa lang ang nakababatid ng kanilang pinagdaraanan, ng kanilang kalalagayan at ng kanilang pamumuhay. Mas masarap na ang nang hawakan mo ang pera, pinagpawisan ka. Nang kinain mo yung pagkain galing sa maganda, kaysa nagkamal ka ng salapi, sisingilin ka ng ama dahil hindi pala mula sa maganda at mabuting paraan niya. Buhay bang ama! Kay buti ng ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Dakila at walang papantay, noon niya yun at kailanman. Kaya't masdan niyo, baybayin niyo ang istorya ni Saul at ni David. Nang iangat ng ama si David, at maawala na sa pagkahari itong si Saul, hindi niya kayang tanggapin. Nang ibigay na kay David ang kapangyarihan na papuksa si Goliath, ang sinasambit ng mga tao, libo-libo na patay ni David, daan-daan si Saul, nagalit, nagdamdam, dahil ang kanyang ginawa ay parang sa palagay niya'y hinamak ng mga tao. Di niya matanggap. Kaya't galit siya kay David. Nais niyang patayin. Ngunit hindi niya napatay. Binuhay siya ng ama. Pinalit sa kanya. Siyang naging hari. Kaya't si David ay haring David. Buhay ba ang ama? Mga taong inaagaw ang trono ng kapwa-tao. Gusto silang lumuklok at palitan ng kapwa-tao. Ngunit kung di kalooban ng ama, ay di mangyayari. Kung minsan na may niloloob niya para tingnan at masdan, tingnan ko nga sa pag-agaw mo. Sige nga, ikaw ang umupo. Nang puro problema na, iyak naman ang iyak siya. Buhay bang ama? Ganyan lang ang buhay. Tandaan ninyo, itaga nyo sa bato nagaganap sa mundo. Kaya nga, kung di mo inaagaw ang mga pwesto, masaya't maligaya ang puso mo. Aba, yan ang kayamanan na walang kapantay. Yan ang kaligayahan na walang kapantay. Ngunit kung lahat ay ibig mong kamtin, ang ama na may ayaw sa iyo ibigay, hirap ng loob, sakit ng isip, bandang huli, mabaliw-waliw. Buhay ba ang ama? At yan ang bawang katotohanan ang nagaganap sa daigdig. Kaya't ang kasamaan ay di maparam. Ngunit may hangganan at pananala yaan. Buhay ba nga ma? Ang winiwika sa inyo'y walang pagpaparunggit, walang pagpapatama, kundi bawang katotohanan. Sapagkat kung babaybayin nyo ang kaganapan sa daigdigan, walang pagkabula, yan ang nagaganap, mga mahal. Nekaramenyahanam, nekaramenyahanam, nekaramenyahanam. Meron namang mataas. Ano eka ang trabaho mo?
kinahihiya ang trabaho. Ah, manager Eka ako, kahit hindi pala. Dahil mas nalamangan ang kapwa niya, bobo sa kanya ng panahon nag-aaral siya. Pinakita lang ng ama, wala sa talino ang pwesto at nakakamit sa buhay ng tao, kundi na sa pag-uugnay kung ano kapalaran mo. Kaya huwag kang mabagot sa kapalaran mo, bagkos magsumamo ka sa ama at humiling ka ng maganda at magpakabuti ka sa pananaw niya. Upang kung ano nakamit ng kapwa mo, di ka nainggit, di ka nagseselos, di ka naginanakit, kundi masaya ka kung ano ang sinapit mo at kung ano ang kalalagayan mo. Buhay bang ama! Sapagkat matuto kang masyahan, matuto kang magalak, matuto kang makontento kung ano ang sayo, hanggang sa makita ng ama sa kababaan ng loob mo, ikaw ay binago. Na bago ang takbo ng buhay, na bago ang kalalagayan sa buhay. Tulad ni David, na nagpakababa. Ngunit ang ama ang naglukluk at nagbigay ng pwesto na di niya hiningi, na hindi niya pinangarap, at hindi niya man lang inasahan. Yan ang pakatandaan niyo. Kung minsan hindi mo inaasahan, sa'yo pala bibigay. Kung minsan hindi mo hinihingi, makakamit mo pala. Kung minsan wala kang iniisip, yung pala nakatalaga sa'yo. Magagalak ka, maliligayahan ka, dahil ang ama na ang nagkaloob sa'yo. Kaysa lahat ay gagawin mo, kahit pagkakasala, makuha mo lang ang iyong gusto. Hirap ng loob, hirap ng isip, hirap ng pagdurusa mo kapag siningil ka. Buhay bang ama! Ay buti ng ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Dakila at walang kapantay, noon ngayon at kailanman. May mga taong kaya aburido, bigo sila. Bigo daw sila sa buhay. Bigo daw sila sa pangarap. Bakit? Mabibigo ka ba kung nasa Diyos ka? Yung pinapangarap mo kasi, huwag kang magpakataas. Upang kapag ang binigay sa'yo ay mataas na hindi mo gusto, lalo kang maging maligaya. Kaya huwag kayong mangangarap ng mataas na mataas. Baka kayo'y bubagsak, lumalaga pa. Buhay bang ama! Kaya't mapapalad ang pinagpapala ng unawa at lawak ng pang-unawa. Magalak kayo at matuwa kayong mga tuwirang kalooban ay mabababa, sapagkat mararamdaman nyo ang ama na mababa ang kalooban at mapagmahal kaninuman. Pag-arian kayo. Buhay bang Diyos? Matapat bang Diyos? Kapag nakakamit ka ng bagay at nabago ang iyong buhay, manahan ka sa kababaan. Huwag kang magbagong maging matarik ang kalooban. Sapagkat buhay man ay may hangganan, maging ang pagkakaloob na mainam. Kaya mapapalad kayo na habang nasisiyahan sa buhay, lalong naliligayahan, sapagkat ang ama ang nasa inyong kalooban. Pagpalain kayo. Tayo na, tayo na. Taas ang mga kamay. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay naririto. Tanging alay ay pag-asa, kaya kayong lahat ay magpuri sa Ama. Purihin.
purihin, purihin ka, purihin ka, Tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Buti ng Ama kay dakila niya, kaya damhin niyo siya sa tuwina, masdan niyo nga ang kapwa niyo. Titigan niyo nga ang mukha nila. Sino nakita niyo? Tandaan niyo, kapag mahal niyo ang kapwa niyo at mahal kayo ng kapwa niyo, nasa inyo ang Diyos. Kaya hindi niyo man nakikita, nadarama niyo siya. Kaya dahil siya'y nasa inyo, gabay at patnubay ay kasama. At dahil ginagabayan kayo't pinapatnubayan, hindi ba kayo'y nagiging masaya? Kaya dahil masaya kayo, pasalamat na walang humpay ang ibigay. At patuloy niyong alaya ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, Tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Kapag ang inggit ang nanaig, sadyang wala igagawad na maganda't mabuti yan. Ngunit kapag ang pag-ibig, lahat ay kabutihan ang mimitiit mo't aasamin. Kaya mapapalad kayong miibig at mabuti ang inyong isip at damdamin para sa kapwa nyo, maging sa sarili nyo. Tanda ninyo, ang ligaya sa puso nyo'y tatamuin ito at patuloy kayong makapag-aalay ng purihin! Purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, Tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Kaya't kapag hinanay ka sa kapwa mo, mahirap ka man, kasama mo'y mayayaman, huwag kang mahihiya. Dahil pares lang kayo isa ang buhay. Maliban ikay magwalang hiya, sadyang dapat kang mahiya. Ngunit kung di ka gumagawa ng kahiya-hiya, sa Ama ka magtiwala. At patuloy kang makapag-aalay ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, Tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Napapasok ba ninyo ang katawan nyo? Nasusuri nyo ba ito? At mapapasok din ba ito ng kapwa-tao nyo? Masusuri din baga ito? Kaya't anong malay ng bawat isa? Kung ano taglay ng katawan ninyo? Subalit ang Amang bumuhay sa inyo, batid lahat kung ano kayo. Kaya't patuloy kayo mag-alay sa Kanya ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, Tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Kaya't kahit araw ng pamamahinga, iginawad ang kagalingan sa may karamdaman. Iunat mo ang kamay mo. Anong ibig nito? Ipakahulugan sa inyo.
Iyunat mo ang kamay mo sa Diyos na totoo sa buhay mo at patuloy kang maglahad ng pag-ibig sa kapwa mo at ang buhay ay isa sa iyo. Sapagkat isang buhay kayong lahat, dapat magmahalan kayong ganap. Gumawa ka ng tama at mabuti. Walang araw na ginawang masama ang Ama. Kaya't sa bawat araw gawin mo ang kabutihan at ang mabuti yung kakamtan. At patuloy kang makapag-aalay na purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, Twina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Masaya ka ba kapag yung siniraan mo umiiyak na? Masaya ka ba kapag ang siniraan mo ay napahiya siya? Tandaan mo lahat ng kinatutuwa mong masayang ginagawa mo sa kapwa mo, babalik lahat sa ito. Tulad ni Goliath, pinatotohanan lamang ng Ama, walang di babalik sa iyo sa gawa mong kapalaluan tao. Kaya nga't anong naganap? Sa isang bato ka lang. Ibig sabihin, ang batong santigan na walang tilit iba, Amang walang kapantay, kaya niyang iligtas ka sa pagdurusa. Kayang iligtas ka sa masasamang bibig ng kapwa mo. Kayang iligtas ka sa masamang layunin ng kapwa mo. At ang masasama ang mga balak, siyang inuunang pinapatay niya. Pagharian kayo! Kaya magpakabuti kayo. Magbithi kayong mabuti nang mabuhay kayo na matuwid sa pananaw niya. Maligayang puso nyo ay madarama. Payapang isip nyo ay tatahan sa inyo. Panatag na loob ay kakamtin nyo. Kaya't ang Ama ang siyang tunay na buhay nyo. Pagharian kayo, mga mahal ko. Upo na. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Oh, nakakatulog ka na ba? Oh, eh nung nakapagpagaling sa'yo, wala namang pinigay na kapsula sa'yo. Ang salita na ninanamnam mo, na pinakikinggan mo, at nadarama mo ang nagwiwit. Yan ang pawang katotohanan. Nakukuha ang kapayapaan sa salitang banal. Nakukuha ang kalakasan sa salitang banal. Nakukuha ang pag-asa sa salitang banal. Nakukuha ang ligaya sa salitang banal. Alam kong may magagawa. Ere kang banal. Banal ba ikaw? Tinuran sa inyo, hindi tao na nakukuha sa taong banal, kundi ang tinuran nakukuha sa salitang banal. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka wini ka niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Tandaan mo, mahal na kapatid ko, kung wala ka sa gawain ito sa tinapit mo, nanginginig ka na at takot na takot, baka yun ang kinamatay mo. Subalit dahil ang pag-asa'y buhay sa'yo, ngayon magaling ka. Alam kong may magagawa. At yan ang pawang katotohanan. Saan nagmumula ang kagalingan?
Kanino kayo gumaling? Sino nagpagaling sa inyo? Sino magpapagaling sa inyo? Para ano't sasabihin ang gawain ito'y kabanalan at nagpapagaling ng kaluluwa at katawan kung walang magaganap na gayon? Kaya magalak kayo at matuwa. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Aanin mo yung pera mo kung di ka mapayapa. Aanin mo yung pera mo kung di ka mapanatag. Aanin mo yung nato kung di ka makatulog. Aanin mo nga lahat. Sayang ang pera. Di mapapatulog ang hindi makatulog. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat wini ka niya, manalig ka na. Bawat araw, parte-parte kayo na. Ah, meron ka na. Mayroong magandang mangyayari. Pakain mo sa anak mo. Punting. Ah, mga bata. Minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig. Umangkitang gabin. Alam kong may magagawa ang Ama. May tanong sa inyo, 20 taon na itong gawang ito, 15 taon na itong dambanang ito, mayroon na bang napahamak na nagtungo rito? Tanda ninyo, paano sasabihin nyo mapapahamak kayo sa pagtungo nyo rito? Paano sasabihin nyo maghihirap kayo sa pagtungo nyo rito? Hindi tao ang nagkaloob ng gawain ito. Kaya kung taong minamasdan mo, wala kang ang mapapala tao. At kung tao ang pinakisamahan mo, maghahanap ka ng kung ano-ano. Subalit kung nakilala mo ang di tao, makikinabang ka tao. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Bawas sa ito. Pagka wini ka niya, mana. Hindi pwede sa ito. Ah. Pag kumain ka ng mani, masarap. Huwag isang salop. Tikim-tikim lang. Eh, pag nasasarapan kayo hanggat gusto nyo, okay lang. Eka. Pag kumakain ka ng balot, isa lang. Hindi yung hanggat gusto mo. Tapos sabi mo, mataas ang presyon ko. Pag kumakain ka ng pugo, kalahati lang. Hindi yung sarap na sarap ka, tatlo. Tapos sabi mo, masakit batok ko. Pag kumakain ka ng sangyup, hasab, masakit ang tiyan ko. Aba, sabi ba ng Ama, magtakaw kayo? Ang sabi niya, kumain kayo, huwag kayong lumamon. Buhay ba ang Diyos? Tama ba? Ang sabi niya, kumain kayo, huwag kayong lumamon. Tanggalin natin. Kaya paglamon, ngasab, baboy. Pagkain, tao. Pagtuka, manok. Pagkahig, manok. Aba, manok ka ba? Wala ka nang alam kundi kumahig at tumuka. Magtulak ka naman! Buhay ba ang Ama?
Galit ba kayo? Walang patama, di pinatatamaan, at di pinipili ang tinuturan, kundi ito'y dinaratal ng dapat niyong malaman ang dapat niyong pag-aralan. Buhay ba, Mama? Kaya't ang may pandinig ay nakarinig, ang may matay nagliwanag, ang may pandamay makadama, mabuhay kayo sa pananampalataya at mabubuhay ang inyong mga pag-asa. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Ay, buhay bang Diyos? Napakabuti ng Panginoon, ano? Eh, sa totoo lang, mga kapatid kong minamahal, mga anak na turingan, ano? Ay ba, eh kundi siguro ako ganito eh. Ako na yung, siguro katulad mo rin ako. Oo, ay nakakapangit yun. Ano? May pasyente. Dalawa sila. Sabi sa akin ng Espiritu, tanungin mo kung ilang taon na sila. 53, 51. Ha? Huh? Eh, kayo po ba? Secret? Ano? Eh, alam niyo po ba? Eh, babata ka doon sa isip ka ng isip, wala ka namang iniisip. Mabubuhay ka ba doon sa galit ka ng galit, walang nakakagalit? Ikaw gumagawa ng galit mo, ikaw ang isip ng isip. Ang Diyos pa gusto iyan. Anong gusto ng Diyos? Payapang isip. Buhay bang Diyos? Eh, paano ka nga papayapa ang isip? Eh, sabi ni Satanas, mag-isip ka, mag-isip ka, mag-isip ka. Naku, isipin mo yung ganun, isipin mo gayon. Tapos sabi mo, sakit ito ko. Tuwan-tuwa na siya kasi may sakit ka na. Buhay bang Diyos? Huwag ka matulog, Eka. Huwag ka matulog. Huwag ka matulog. Huwag ka matulog. Huwag ka matulog. Huwag ka pumunta, Eka. Kaya po kunching demonyo, Eka. Yun, demonyo yun, demonyo yun. Hindi ka natulog. Hindi ka pumupunta dito. Eh, ikaw ang baliw. Oh, sino talo? Si Apo Kuncheng? Hindi, ikaw. Buhay bang Diyos? Eh, yung sinasabihang baliw, yung sinasabihang demonyo, kasarap ng tulog, kahimbe. Ikaw naman, isip ka ng isip, nang huhuli ka ng tutube. Sino talo? Ay, baka, anak ha. Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Tama ba? Nakinig ka. Pinatalo mo espiritu mo. Yamang mayroon ka ng espiritong totoo. Pinaagaw mo yung espiritu mo sa ibang espiritu. Huwag kang magtaka kung mabaliw-baliw ka na. Buhay bang Diyos? Ano? Tandaan ninyo yan. Binigay sa iyo ang mabuting espiritu. Binubuhay sa iyo ang mabuting espiritu. E binibigay sa iyo ang liwanag ng espiritu. Nakinig ka sa gusto mo, ade bahala ka. Eh, sino naman ang kawawa? Si Apo Kunching ba? Kung hindi kayo magpunta rito? Abay, hindi. Hindi. Salamat sa Panginoon. Pinupuri ko kayo, Ama. Buhay bang Diyos? Eh, sabi nga, hindi ako nagpaparami, anak, para siksikin ko ang dambana. Kundi ako'y nagpaparami para ako'y makilala. Kung ako man ay tunguhan, puso nila'y batuman din anong napala nila sa pagtungo sa akin. Kaya anak, ilahad mong tama at sambitin ng tama, ibuka mong bibig mo't idaratal ko ang makinig sa iyo'y nakilala ako. Buhay bang Diyos? Magalit sa iyo, magsaya ka sapagkat wala kang galit. Sila ang masamang loob. Sila kawawa.
Oh, tingnan mo katabi mo. Masama ba loob mo kapatid sa akin? Ha? Kapatid, masama ba loob mo sa akin? Ano sasagot mo? Eh, bakit? Eh, tatanungin mo nga, eh, bakit? Ano kinasasama na loob mo? Kasi maganda ka. Kasalanan ko ba kung maganda ako? Sabi ng lukulaka, lalong tinuya, lalong nagpaganda, iniinggit ka pala. Ikaw naman nagpatalo. Inggit na inggit ka. Iniinggit ka palalo, eh alam mo kapwa kay demonyo. Inggitin ka ba ng hindi demonyo? Eh di yung demonyo na naiinggit at nang iinggit, nagkasama ng labo-labo. Buhay pa ang Diyos! Tandaan nyo. Oh, kaya kayong mag-ina. Pag nagkasama, paresuhuli ng tutubi. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? O, de ngayon, nakakatawa kayong dalawa. Aba naman, yan ang grasya. Walang binigay sa iyong pera, natatawa ka. Walang binigay sa iyong hamunado, tumatawa ka. Walang binigay sa iyo na murkon. Sarap ng pagkain mo. Kaya mamaya, buhay ba ang ama? Diyos ko po, Eka, nagpasko man, nagbagong taon man, Diyos ko po, Eka. Diyos ko, Eka, bagong taon na, ba't ganito pa? Diyos ko, puro ka Diyos ko. Ang Diyos mo na may wala sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Tama ba? Anong kasalanan ng Diyos mo? Diyos ka ng Diyos ko. Diyos pineapple, Diyos pala. Buhay ba ang ama? Anong kasalanan ng Diyos mo? Sinabi pa sa'yong anak, huwag kang matulog. Ang sabi niya sa'yo, anak, oras na matulog ka na. Eh, ayaw mo pang matulog kasi ang isip mo, inoorasyonan ng iyong manggagak. Ala po sasabihin, buhay ba ang ama? Ay buti ng ama, kay dakila niya. Wagas matapat ang pagmamahal niya. Dakila, walang kapantay! Tandaan niyo yan. Dakila at walang kapantay, kaya tanggapin nyo sa inyong buhay. Nagising ka sa katotohanan, nawa, huwag ka nang matulog pang muli. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Kinusinti mo naman. Kaya kayong dalawa nagkasama. Buhay bang ama? Kay buti ng ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pagmamahal niya. Dakila at walang kapantay noon, ngayon at kailanman. Naagawin ka ba ng dilim kung wala ka sa dilim? Kaya maaagaw ka kung ikay nasa dilim. Kaya habang ikay nadidimlan, nananamantala ang dilim. Pumunta ka sa liwanag, makikita mo ang maganda at mabuting handog at alay sa iyo. Buhay ba ang ama? Yan. Pakatandaan nyo, kapandak ni David, kataas ni Goliath, bakit natalo? Nakaupo si Haring Saul sa luklukan, hari na siya. Itong si David, nagpapastol pa ng mga tupa. Bakit pinili siya ng ama? Aba naman, anong ibig sabihin yan? Tatandaan nyo, kapag gusto ka ng Diyos, walang magagawa ang kahit na sino. O de, sige. Gawin mo ng lahat ng gusto mo kapag ikaw ay siningil. Sino kawawa? Kaya tingnan mo nga katabi mo, kapatid, mag-uusap na tayo ngayon, ano? Anong pag-uusapan natin, Eka? Sa Diyos pala mabuti. Sa Diyos na tayo. Ay, ibig mo ba sabihin, noon hindi ka sa Diyos? Eh, siguro nga, kasi hindi, Eka, ako nakakatulog eh. Oh, eh ngayon pala, nasa Diyos na siya. Sino yung Diyos na yon? Baka pineapple na naman. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Tandaan ninyo, aalisin ang pagkabagabag, paparamang kagulumihana ng diwa, aalisin ng dilim
upang magliwanag ang iyong buhay. Buhay bang Ama? Ngayon, kung ayaw mo yan, bahala ka. Kung gusto mo, bahala ka. Ang alin, Eka? Gusto mong mamatay sa pagdurusa ng isip mo kahit may pera ka para kang walang pera, kahit may pagkain ka para kang walang pagkain, kahit magaganda damit mo para kang nakasuot ng basura dahil walang kwenta. Oh, ngunit kahit na simple buhay mo, masaya ka. Kahit ang pagkain mo'y bagong at talong, nalalasap mo. Kahit na wala kang pera sa bulsa, aba, may perang aba, buhay ka. Buhay ba ang Diyos? Kaya, tingnan muli ang katabi. Sino kawangis mo, si Goliath o si David? Kawawa naman kayo. Pagkamukha nyo si Goliath, mayabang na, palalo pa, kaya binagsak ng Ama. Buhay ba ang Diyos? O, sinong gusto nyo, si pandak o mataas? Di bali ng pandak, mataas lang ang pangarap na makamit ang maganda mula sa Diyos na mapagpala sa tuwi na. Buhay bang Ama! Kaya magpakataas kayo sa pananampalataya. Huwag magpakataas kayo sa pangarap nyo sa buhay. Tapos, hirapis, hirapis. Pangit ka na, papangit ka pa. Buhay bang Diyos? Oh, magpakasaya ka dahil alam mo may Diyos Ama ka. Magpakaligaya ka dahil alam mo mahal ka niya. Mag-isip ka ng maganda dahil alam mo mabuti siya. Kaya kapag nasa kanya ka, mabubutihin ka niya. O tingin sa katabi. Kala ko tapos na Eka, humabol pa. O anong gusto nyo? May pahabol na salita? O tama na. Kaya dahil may pahabol na salita, umasa ka sa Diyos. Pag-ibig niya ay damhin at patuloy na siya iyong makikilala. Ipadarama, ipapakita, siya ay Diyos na totoo sa inyo. Walang imposible, lahat ay posible, lahat ay kayang gawin ito. Ang mahirap para sa'yo, kay kaanyang gawin, maginhawa niya itong tukti. Kaya't sa tuwi na sa kanya'y umasa, madarama mong mahal na mahal ka. Huwag diwa mo ang panaigin mo, kundi banal na Espiritu, upang kahit ikaw ay nag-isa, nakakatawa kang anak niya. Kahit na kaunti, ikaw'y masaya hanggang maparami niya. Kahit wala pa, inaasahan mo na, pagkat batid mong magagawa niya. Ang pagalingin at ika'y paginhawahin at magtagumpay sa iyong layunin. Pagkat ang Ama mo ay wagas ang pag-ibig, padalisay at malinis, kapangyarihan ay hindi lilipas, hindi kukupas kailanman. Ang may pandinig ay nakarinig. Oh, sana na ba kayo? Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, mayo kayo, taglay ang patnubay ng Espiritu Banal. Ay lang.
Kuya Nat.